mga meme. Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas, at talaga namang positibong positibo. This is Rico Mori, and welcome back to my channel. Isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat, ha, mga meme. At for today's video po, ha, mga meme, nako, ito, mabilis lang po ito. Kasi ngayon po, ha, mga meme, may pag-uusapan lamang po tayo ng isang napaka-interesting na topic. At ito po, ha, mga meme, refresher video lang po nung isa nating, nako, napaka-powerful na sangkap na pangontra sa lahat ng mga kamalasan sa buhay. At napaka-inabib pong pampaswerte. Ah, talaga ba? Ano yan? Ito po, ha, mga meme, ang ating asin. Nako, usapang asin lamang po tayo ngayon, ha, mga meme, kasi medyo marami pa rin po kasi ang nagtatanong sa atin kung ano ba daw po yung mga pangmalakasan talagang gamit po ng ating mga asin. Nako, eh marami po, ha, mga meme. At nga po, ha, mga meme, ang ating tatalakay ulit ngayon. Yung mga sinasabing nako, naiinam na gamit po ng asin. At yung mga sinasabi pong hindi po dapat, ha, mga meme, na ginagawa po natin sa ating asin. At pag-uusapan din po natin ngayon yung pinakamalas na ginagawa po sa asin, ha, mga meme. Para kayo po naman, ha, mga meme, maging aware. Para hindi naman po kayo, ha, mga meme, dapuan ng mga kamalasan na yan. Eh kasi baka kayo po, ha, mga meme, eh unaware na ginagawa niyo po ito sa inyo pong mga asin. Eh nako, negative po yan, ha, mga meme. So yun na nga po, ha, mga meme, wala na masyadong talakis. Umpisahan na natin ito. Alam niyo po ba, ha, mga meme, na ang asin ay nako, isa po sa regarded na isa pong napaka-powerful na sangkap, ha, mga meme, na napakainam po talagang panghikayat ng mga sinasabing mga positibong enerhiya na nakakapagbigay po sa atin ng walang humpay na kasaganaan at kaswertihan. Opo, ha, mga meme, kasi ang mga negatibong enerhiya naman po kasi ay kinokontra po nito. Para nga po, ha, mga meme, maalwan na makapasok yung mga positive energy sa atin. Yan. Kasi ang asin po, ha, mga meme, talagang regarded na napaka-pambihira at ito po'y napaka-powerful po talaga, ha, mga meme, ang taglay nitong kakayanan. Sa pagkontra po, ha, mga meme, sa mga sinasabing mga ill negative energies na yan na maaaring nga pong sumalakay at magbigay sa atin ng mga kamalasan sa buhay. Ah, talaga ba? Opo, ha, mga meme. Halimbawa, kayo po, ha, mga meme, nako, soba-sobang nakakaranas pa rin po baga ng mga sinasabing mga ill negative energies na yan na nagbibigay nga sa inyo ng mga misfortune sa buhay. Eh yan po, ha, mga meme, ito po ang atin pong asin, ha, mga meme. Napaka-powerful po niyan, ha, mga meme, para makonta natin yan. Ah, paano? Simple lamang po, ha, mga meme. Kayo po, ha, mga meme, lagi lamang pong maglalagay ng asin dyan sa mga tahanan po ninyo. Huwag na huwag nyo pong hahayaan na mawawalan po kayo ng asin. Kasi alam nyo po ba, ha, mga meme, na kapag kayo po'y nawalan ng asin sa inyo pong mga tahanan, dyan napapasok, ha, mga meme, ang mga negatibong enerhiya o yung mga ill negative energies ng yan na maaari nga pong makapagbigay nga sa inyo ng mas nasabing mga misfortune sa buhay. Ah, talaga ba? Opo, ha, mga meme. Halimbawa, ay po, ha, mga meme, nako, pwedeng pasukan dyan, ha, mga meme, ng mga negatibong elemento, mga masamang espiritu, ha, mga meme, sa bahay po ninyo. Kapag kakay po, ha, mga meme, walang mga asin dyan. Kaya ito nga po, ha, mga meme, ang isinasuggest ng ating mga matatandang mga inuno na dapat po'y unang-una po nating dadalhin, ha, mga meme, kapag tayo po'y maglilipat ng ating mga tahanan. Ang asin. Isa po yan, ha, mga meme, sa mga elementong dapat po'y kasama natin, ha, mga meme, kung tayo po'y maglilipat ng mga bagong tahanan. Kasi yun nga, para tayo nga po, ha, mga meme, maprotektahan ng mga asin na yan. Ah, yan, katulad po niyan, ha, mga meme, yung ating mga, yung mga pampaswerte na inilagay po natin dyan. Yan, ako, ayun, oh, flex ko lang sa inyo. Ayun, yung nasa taas na yun, nakita niyo ba yan? Yung ating pitong elemento ng kaswertihan. Kasama po dyan, ha, mga meme, ang ating asin. Yan, yung pong tubig, bigas, dahon ng laurel, asukal, pera, yung barya, at yung ating bulak at asin, ha, mga meme, kasama po yung asin. Opo, ha, mga meme, kaya ugaliin nyo po, ha, mga meme, na kayo po'y laging magpupuno po ng mga asinan po ninyo. Huwag nyo pong hahayaan yan, ha, mga meme, na kayo po'y mauubusan ng asin sa bahay po ninyo. Huwag na huwag nyo rin pong hahayaan na kayo po'y matutunawan ng mga asin dyan sa asinan, ha, mga meme, kasi negative din po yan. At yung isa pa, ha, mga meme, na talagang ipinagbabawal pong gawin, ha, mga meme, sa asin, wag na wag nyo po yung ihahagis, ha, mga meme, lalong-lalo na po sa tao. Ah, meron bang ganun, naghahagis ng asin sa tao? Abay, meron pong ganyan, ha, mga meme, kasi na-experience ko po yan, ha, mga meme, nung araw. Opo, ha, mga meme, totoong-totoo po yan, kasi may kakibat po kamalasan yan kapag kakayo po, ha, mga meme, sinasabuyan po ng asin. Alam nyo po ba, ha, mga meme, ang pagsasaboy po ng asin ay ginagawa lamang po yan pangontra po, ha, mga meme, sa mga negatibong elemento. Yung mga laman lupa, yung mga maligno, ha, mga meme, yung mga impacto,
yan lang po sinasabuyan po ng asin at yung mga masamang espiritu. Pero kapag ka ang tao po ha mga meme ang sinabuyan nyo po ng asin, nako, malas po yan ha mga meme. Malas po yan dun po sa mga taong nagsasaboy at dun po sa taong sinasabuyan. Nako, kasi tayo meron pong nakausap na naman ha mga meme nung isang araw na talaga namang si Madam Eto, nasa babasahin ko lang ha mga meme. Kasi siya po yung naghihingi ng tulong sa atin ha mga meme. Kung ano ba daw ang gagawin niya, kasi talaga naman po para daw po siya kinapitan daw po ng sumpa talagang, nako, minalas-malas daw po talaga ang buhay nila ha mga meme. Eh yun na nga, kasi sabi ko, ano po bang nangyari? Kasi nung araw daw nga po ha mga meme, ito mabasa ko lang po ha mga meme. Pero hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya, nako, kasi nakakaawa naman si Madam kasi eh. Ya, talaga naman, nako, inaawa naman talaga ha mga meme. Sabi niya, paano po ang gagawin ko kasi soba-soba daw ang kahirapan nga nila sa buhay nila, mag-asawa. Kasi parang bakit ba daw sabi, ang nangyari daw ay ganito. Minsan daw kasi may nagsabi daw po kasi sa kanya na sabuyan daw po niya ng asin ng asawa niya. Kasi talaga naman po siya daw talagang parang kinapitan daw po ng sumpa ha mga meme. Talagang minalas daw po ang buhay nila mag-asawa. Kasi yun na nga, mula nga daw po nung ginawa lang po niya nung itinuro sa kanya nung isang kaibigan daw ata niya. Na yun nga, yung pagsasaboy nga daw po ng asin. Alam niyo po kung anong ginawa niya? Sinabuyan po niya ng asin ng asawa niya. Kasi yung asawa po niya ha mga meme, si Manbaga. Eh bago daw po tumalis sa mga meme, umakit ng barko, eh sabi daw nung kaibigan niyang yon, sabuyan mo yung asawa mo ng asin para matanggal yung mga sinasabing mga malas. Eh yun pala, hindi niya alam po ha mga meme na kapag kaganyan po, na kayo po yung nagsaboy ng asin sa tao, nako, reversal po ang ibig sabihin niyan. Ibig sabihin po ha mga meme, gusto niyong malasin yung taong yan ha mga meme. At talaga naman po yan mamalasin talaga kapag gaginawa niyo yan. Kaya yan po ha mga meme, talagang ipinagbabawal yung pagsasaboy po ng asin ha mga meme sa tao. Nako, ya, katulad ko, ito, babasa ko lang yung kanyang mga chat ha mga meme. Sabi nga niya dito, oh, ang dami po nangyari sa buhay namin. Yan, sabi niya, nasa ospital nga daw po siya at nagpa-check up nga daw po. Tapos may clearance daw po siya after 2 months. Tapos nanonood nga daw siya ng ating mga pampaswerte nga mga ginagawa at marami naman daw siya mga natututunan. Pero ang totoo daw po, yun nga pinoproblema niya. Kasi nga yung sinabi nga nung kaibigan niya na itinuro sa kanya, yun, sabi niya ito, ang totoo niya, simula nung naniwala ako sa nagturo sa akin na sabuyan at hagisan na, at hagisan ng nakatilikod ang asawa ko ng asin, nagka-leche-leche na ang buhay namin. Sunod-sunod na kamalasan ang nangyari. Yan, ang nangyari, kamalasan ko. Ang sunod-sunod na kamalasan ko po. Ayan, no, naku, si Mang Yosef, naku. Naku, wag na huwag yung gagawin niya na mga meme. Yung pagsasaboy po ng asin sa tao, malas po yan na mga meme. Nawala ng trabaho ang asawa ko kasi siman po siya. Nasangla po ang bahay namin, tad-tad po ako ng utang. Baon na po ako. Ngayon, may sakit pa po ako, PCOS. Need ko po maoperahan kasi nakita po sa ubari ko, ubaryo ko, lumalaki ang bukol ko. Hala, yan po. Kasi nung araw naman daw po ay maganda naman daw po ang buhay nila. May sarili silang bahay, maganda trabaho ng asawa niya. Yun, nasangla na nga daw po yung bahay nila. Tapos yan, sunod-sunod daw po yung kamalasan na talaga nagpagkabaon-baon na daw po sila sa utang ngayon. O, tapos ito pa yung kasunod yung sap namin eh. Yung, talaga nga ba naman ako, nung pinapaawa naman kay Madam A. Sabi ko, ano ba ginawa niyo ma'am? Bakit kasi sumusunod kayo sa, ano, baka mangkukulang pa yun eh. Baka nga siya ginamot noon. Kasi alam niyo kung anong dahilan yan. Inggit. Yan po kasi ha mga meme, ang number one na iwasan po ninyo. Kasi kapag ka kasi may mga taong ganyan sa inyo ha mga meme, yung naiinggit baga. Nako, gagawin ng lahat niyan ha mga meme, para kayo po talagang maghira, para kayo bumagsak baga. Yan, o, tinuruan sa kanya, tinuruan siya ng mali nung kaibigan niya. Kasi yun nga po ha mga meme ang nangyari, sinabuyan nga po niya ng asin ng asawa niya. E di, tinanong ko, sabi ko, eh ma'am, bakit hindi niyo naman po tinanong kung bakit kailangan sabuyan ng asin ng asawa niyo? Sabi ko, sana itinanong niyo doon sa kaibigan niyo kung bakit kailangan. Eh sabi naman daw nung kaibigan niya, ang sabi niya kasi, giginhawa daw ang buhay ko, pagsampan ng asawa ko sa barko, yung palis na siya, sabuyan ko daw bago umalis. Ginawa ko naman po yun, pero kabaliktaran pala lahat ang nangyari. Ayun, yun nga, imbis na swertein nga sila, minalas ang buhay nila. O dibaga, nakos Mariosef, kaya kayo po ha mga meme, huwag maniniwala sa mga basta-basta nang sasabi sa inyo na gawin nyo yan, gawin nyo yung ganito, tapos hindi nyo naman alam ha mga meme, yung gagawin yung ritual, nako baka naman mali-mali ang tinuturo sa inyo. Tapos hindi nyo mamakilala yan, sabi niya kasi dito, oh, sabi niya,
wala naman po sapi ang asawa niya. Sabi, wala naman daw sapi yung asawa niya. Sabi niya pa dito, Bisaya po yung nagturo sa akin. Di ko alam ba't ganun siya sa akin. Kasi po yung nangungupahan sa pwesto namin, nagtinda sa pwesto namin, okay naman po samahan. Pero ramdam ko din po, may inggit siya sa akin. Oh, yun na nga po yun ha mga meme, inggit yun. Kaya yun po, tinuruan siya ng mali. Para sila nga po ha mga meme, maghirap. Oh, diba? So yun ang nangyari sa kanya ngayon. Ngayon siya po ay may sakit, tapos yun nga, meron siyang picos daw sa ubari niya. Naku po, tapos yung asawa nga niya ay nawalan ng trabaho, tapos yun, nasanla na nga daw yung bahay niya, nagkalubog-lubog sila sa utang. Nagkapatong-patong ang problema nila kasi ginawa po nila yun nga ang pagsasaboy po ng asin. Kasi yan nga po ha mga meme ang sinasabi ko sa inyo na wag nyo pong gagawin sa asin. Yung pagsasaboy po nito ha mga meme, lalong-lalo na dyan sa bahay po ninyo. Nako, Jesus Mar Joseph. At kapag kaya po ha mga meme, sinaboy nyo, tatunaw yan sa sahig ninyo. Nako, yung lahat ng mga kamalasan na yun, lalahid dyan sa inyo ha mga meme. Alam nyo po ba na kapag ang asin po ha mga meme ay isinaboy po ninyo sa sahig o sa lupa ha mga meme, tapos yan po ha mga meme natunaw, nako, talaga naman po kayo dadagasain ng lahat ng mga kamalasan sa buhay kapag kaganyan. Ah, hindi nakakatakot. Ayun nga, katulad nga ni madam o, oh, diba? Na-experience na rin po niya. At ako po ha mga meme, talagang na-experience ko po yan nung araw. Kasi ayun nga po, ako po yung sinabuyan nga po nung, yun nga, nung mga tauhan nung business partner po noon. Yung, hindi naman actually yung business partner po, yung tatay po niya. Inutusan niya yung mga tindera, yung mga sales lady namin noon, na sabuyan daw po ako ng asin para daw ako yung mawala na, para umalis na daw po ako doon. Pero ang hindi po nila alam, kami po dalawa nung business partner ko ang nagpundat ng mga business na yon. Imagine, nag-start po kami sa isang branch ng RTW shop. Tapos sa palago po namin dalawa yon, naging 16 branches, umabot kami ng 180 employees. Leche, basta talo pa namin ng folded net hang nung araw eh. Oh, totoo yan. Mas marami pang branches namin ng RTW shop namin yon, yung Trendy People Clothes Shop. Doon, buong Laguna po yun, meron kaming branches. Yan, mula Los Baños, Calamba, Calawan, San Pablo, Santa Cruz, Santa Rosa, Binyan, ako. Hanggang umabot na kami ng Alabang, hanggang sa EDSA, doon sa Manuela. Ano ba yung Manuela dati? Yung Star Mall Alabang, yung nasunog, yung sa may simenteryo. Yun, nagkaroon po kami ng branch yan. Ang hindi lang po talaga namin napasok, alam nyo kung ano, SM. Kasi ang hirap pumasok sa SM. Kailangan pa kasi ng mga labeling na yan. Ah? Kaya yun po, ang nangyari, ang ginawa sa akin, ako po yun ako, pinalayas. Tapos ang ginawa sa akin, ako nga po yung sinabuyan ng asin. Pinasabuyan po ako ng asin nung tatay niya, yung kapartner ko nga, business partner kong yun, na hindi ko na babanggitin ng pangalan kasi wala na rin naman siya, patay na rin naman po kasi siya. Diba? Wala na rin po yun, namatay na rin po kasi yun, yung nagpasabi sa akin ng asin. Yun, siguro in a way, na karma rin siya. So ayun po ha mga meme, yan nga sinasabi ko sa inyo. Iwasan nyo pong gawin yan ha mga meme. Kasi yan po ang pinakamalas na wag nyo pong gagawin ha mga meme sa asin. Kasi talagang kayo naman po ha mga meme, nako, talagang makakasumpong at talagang kayo dadagasain ng mga sinasabing mga misfortune sa buhay. At talagang kayo po'y mamalasin ha mga meme kapag ginawa nyo po yan. At yung sa pa po ha mga meme, iwasan nyo rin po yung pamimigay po ng asin. Kapag kakasin po ha mga meme, nasa asin na ninyo po, huwag nyo na pong ipamimigay yan ha mga meme, kahit po may mga nangihingi sa inyo. Mas mainam po ha mga meme, bigyan nyo lang po sila ng pambili ng asin. Kahit mga 10 piso, naku, napakamura lang naman po ng asin. Bakit pa kasi nawawala ng asin ha mga meme? Kasi kapag kaganyan po na kayo talaga nawawala na ng asin, ibig sabihin po niyan ha mga meme, ganun din po yung kabuhayan po ninyo. Unti-unti nalulusaw yan, nawawala kayo ng mga, yun nga, kaswertehan sa buhay. Minamalas na kayo unti-unti niyan ha mga meme, kapag kayo laging nawawala ng asin sa bahay po ninyo. Kaya yan po ang huwag yung wawaniin. Yung kayo po'y mauubusan ng asin, tapos kayo po'y maghihingi ng asin sa kapitbahay po ninyo. Kahit kayo po ha mga meme, isang compound lang dyan, yung isang pisa lang dyan, bawa kayo po'y magkamag-anak, sabi niyo, Nay! Pahing asin! Wala na asin! O sabi niyo, Ate, pahing yun namang asin, ako'y naubusan lamang, mamaya ako bibili. Ha, leche! Tumigil ka! Huwag kang humingi sa akin, sa'yo mamalasin ako. Sabihin niyo ganun. Huwag kayong magbibigay ha mga meme, lalo-lalo na po kapag ang asin po ha mga meme, na ilagay niyo na po sa asinan po ninyo. Yun. Pwede naman po ha mga meme, kayo po'y bumili ng asin sa palengke, tapos ibigay niyo sa mga, yun nga, mga biyanan niyo, mga hipag niyo ha mga meme. Pero kapag nasa asinan niyo po ha mga meme, nasa loob na po na bahay niyong asin, huwag niyo na po yung ipamimigay sa iba o ilalabas pa ng bahay po ninyo. Malas po yun ha mga meme, kasi
Ito nga po kasi kasinawa kami may regarded to na pera. Kayamanan po kasi natin to. Tapos ganun, pamimigay nyo. Eh di parang pinabigay nyo rin po yung mga pera nyo ha mga meme. Lalong-lalo na po kapag kahit po gagawin nyo pa tuwing gabi. O inako po, Smart Joseph. Eh doble-doble kamalasan ha mga meme ang darating po sa inyo. Yan, pinamigay nyo na nga yung asin gabi pa. Nako, Smart Joseph, eh napakasama po niyan ha mga meme, kaya iwasan niyo po 'yan. Opo ha mga meme, totoong-totoo po 'yan sa pamahiin po ng asin. Opo ha mga meme, talaga naman pong nakakatakot 'yan ha mga meme, kaya huwag niyo pong memenosin ng asin. At sabihin niyo, nako asin lamang 'yan, pagdadamot mo pa. Eh hindi po kasi ganoon ang usapan kasi doon ha mga meme, hindi 'yun ang punto natin doon. Kasi sinasabi nga po ha mga meme na ang asin nga po ay sumisimbolo yan ng kabuhayan po natin. Kapag ka sinasabi nga po na ang mga asin nga po ay bigla-biglang natunaw ha mga meme, ibig sabihin po yan po ay nakaka-absorb po ng mga negativities. Kayo ibig sabihin din po ay pinapasok na kayo mga negatibong enerhiya sa bahay po ninyo. Tapos halimbawa kayo po ay lagi naubusan ng asin. Ibig sabihin din po yun, unti-unti na pong nalulusaw po ang kabuhayan din po ninyo. Nawawalan po kayo ng mga pera. Yung kaswetehan nyo yung umiulat baga sa inyo. O ha mga meme, kaya iwasan nyo po yan. Yung mga sinasabing mga bawal ha mga meme na ginagawa sa asin para kayo po ha mga meme hindi datnan at pasukin ng lahat ng mga kamalasan. Ah, ganun pala. Opo ha mga meme. O so yun po ha mga meme, kung kayo po yung mga katanungan pa higit po dito sa ating paksang pinag-usapan ito dito sa ating nako pinakapaborito kong topic ha mga meme tungkol sa asin, eh pwede po kayo magtanong dyan ha mga meme. Mag-iwan lamang po kayo mga question dyan sa ating comment box, at kapag kayo po yung nabasa natin, yan po yung sasagutin ko rin dito. O dibaga. O so yun po ha mga meme, sana po yung may napulutan baka mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa lahat ng mga kamalasan na yan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. Oh, ano? Fresh ba? Oh? Oh?